Balita ng politiko noong January 30, 2023. Kaya raw presyong ginto, Montulfo tags Liza Marcos's brother in onion smuggling. Yun. Siya yung nag-expose nito eh. Pero bago natin pag-usapan yung topic na yan, mga kutsero, no, tayo muna ay magbibigay pugay sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Okay, once again, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwedeng-pwede na po kayo magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances ng walang fees sa pamamagitan ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang, i-download nyo lang siya sa inyong mga telepono at i-rehistro ang inyong bank accounts at pwedeng-pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At sa inyong unang gamit, no, huwag nyo rin kalimutan gamitin ang aking promo code na Coach Jarrett dahil pag ginamit nyo yan ay makakakuha kayo ng $10 free credit sa inyong unang padala. So, download Sendwave at magpadala na po sa Pilipinas ng walang remittance fees. Ayan. In a series of posts on his Facebook page, From Where I Sit by Ramon Tulfo II, the Philippine Star columnist, ex-Philippine Star columnist, if I'm not mistaken, suspended indefinitely, si Montulfo, claimed Araneta is in cahoots with China Philippines United Enterprises President Michael Ma to control the supply of onions to jack up prices. The cost of a kilo of onions soared to as much as 600 pesos in late December to early January before easing in recent weeks after the government approved the importation of 21,000 metric tons of onions. By the way, mga kutsero, FYI lang. FYI lang para sa ating lahat. Hindi po itong pag-i-import ng onions ang nakatulong para bumaba ang presyo ng sibuyas. Alam niyo ho ba yun? Alam niyo kung ano yung nakababa ng presyo nung nilabas na yung mga nasa cold storage? Bakit? Bakit ho ganun? Kasi ang pumasok lang from the 21,060 metric tons na inaprubahan ay 3,000 metric tons lang. Tapos nawawala pa, hindi makita kung nasaan yung imported na sibuyas. Di ba may meron tayong binlog dyan last time? Hinahanap ng mga retailer yung imported na sibuyas kasi mas mura daw bilhin. Oh, ayan. It goes to show, mga akuchero, that there is indeed economic sabotage that is happening sa Pilipinas. Kasi, mga kutsero, wala namang contribution yung 3,000 metric tons. Wala namang contribution eh sa pagbaba ng presyo yung 3,000 metric tons na yan. Pero ito, Michael Ma, the alleged smuggler of onions, is the president of China Philippines United Enterprises, which holds office on the same floor as that of attorney Liza Araneta Marcos, Tulfo said. Kasosyo ni Ma, si Martin Araneta, nakababatang kapatid ni First Lady Liza Araneta Marcos. Si Martin ay Vice President ng CPUE. Yun. So ngayon, mga kutsero, umikot-ikot ngayon yan, yung kwento na yan. Painggan natin yung sinabi niya. And let's try to extract something para malaman natin kung totoo ba yung chismis ni Montulfo o hindi. Painggan natin. Yes, ma'am. So sa usapin po ng pangangasiwa sa kagawaran, kasama ho kayo, di po ba, doon sa nanawagan na nung una na magtalaga na po ng permanenteng kalihim sa DA? Well, sa palagay ko, maganda yung idea noon ni Presidente Bongbong na siya na mismo ang magiging kalihim ng DA. Pagkat iba kasi dapat utusan yung BOC. Hindi naman kaya utusan yung BOC kung ka-level mo lang na cabinet member. So okay naman na siya yun. Tapos kukulitin mo yung DTI, kukulitin mo yung DOTR na at least yung mga truck makadaan ng libre. All that stuff, it's good kasi the coordination from the office of the president is good. Ang problema, palagay ko, yung kapatid ko mabait, hindi nagagalit. Ako nagwawala na dyan sa mga smuggler. Parang lahat ng media, inilabas na yung pangalan, kilala na natin kung saan, alam na natin yung address ng mga bude-budega nila at yung contact nila sa customs, lahat nabunyag na, pero wala pang nahukuli. So ngayon, nag-umpisa na rin sa wakas at si ASEC J Layog. Nandyan, Layog, ASEC J Layog, talagang somehow he filed 13 charges already. So hopefully, yan na ang umpisa. Well, ayun nga, nakakatuwa kasi sana tuloy-tuloy. Sabi ko nga,
wala naman tayo pinagtatakpan na talagang na bagabagag ang aking damdamin pag naririnig ko yung smuggling na yan. Kasi alam naman natin kung ano yung sira, ano yung dagok sa bukid niyan. Yung sa kamera, ayoko naman silang pakialaman kasi ayon sa kanila, tuloy-tuloy naman. Pero sana tumbukin nila yung nangyayari ngayon. Kasi yung iba, katulad ni Lea Cruz, yung ibang binabanggit, eh parang 10 years ago pa yon yung mga lumang kwento na pala yun. Mga lumang tugtugin kasi damay-damay rin kami sa Ilocos dyan, sa Bawang, sa Sibuyas. Sana yung the latest, itong bago, eh tuloy-tuloy ang investigasyon, ungkatin nila at talagang i-prosecute sa wakas. Alam niyo yun, tagal-tagal na ng batas na yan, 2016 pa yung agricultural smuggling on a large scale. Mm-hmm. At tinuturing yan, economic sabotage. Sa awa ng Diyos, 2015, 16 hanggang ngayon, wala pang naaaresto, wala pang nakukulong. Ano ba naman yan? So apparently, yung nagaganap ngayon sa kamara na hearing, sa perspective ni Senator Aimee, eh hindi pa natutumbok yung issue. Siyempre, matagal natin naririnig, no? Yung si Lea Cruz. Matagal natin naririnig yung mga pangalan na yan eh. Na parang lumalabas na sila daw yung utak. Or may tawag nga sa kanya, di ba? Sibuyas Queen. Sibuyas Queen daw siya. But apparently, sa perception ni Senator Aimee, hindi pa yan yung latest. So meron pa na hindi tinutumbok. Hindi natin alam kung yung hindi ba niya tinutumbok eh yung sa expose ni Montulfo. Hindi natin alam. Hindi tayo magke-claim na alam natin. Hindi rin tayo magke-claim na tama si Montulfo. Tumbukin na kung sino ba talaga ang may problema. Bakit? Kasi hanggang ngayon, wala pa rin tayong napoprosecute sa large-scale agricultural smuggling. 1.5 billion smuggled agri-products seized since October 2022. DA po ang nagsabi niyan. February 10, 2023. Imagine 1.5 billion worth of smuggled products ang nahuli na. But hanggang ngayon, wala pa ring napoprosecute. Over 8 million kilos of around 1.5 billion pesos worth of smuggled agricultural products have so far been seized by authorities since October 2022. Sabi po yan ng DA. DA ASEC James Layug in a public briefing said that when a questionable shipment arrives, the DA immediately coordinates with the law enforcement unit of the customs to alert the said shipment and subject it to inspection. So bakit ganun? Bakit ganun? Bakit hanggang ngayon wala pa rin tayo na po-prosecute? At least daw, buti na lang, no? Si ASEC Layug already filed. Nag-file na ng kaso. 13 in total. 13. But apparently, itong sa 1.5 billion agri-products na nahuli na, hindi pa pala ito natutumbok ng ating kamera. It's so weird para sa akin. At least si Senator Aimee already spoke about at least that part. O, tuloy natin. Yun ang kabako, kaya palagay ko kinakailangan itong naumpisan ni Jay, si Asik Layog, eh dapat tuloy-tuloy, dapat pursigihin na niya. Kasi nasa kanya yung listahan at bago magkaroon ng impunity na sinasabi mo, na wala ng takot, wala ng pake, hindi naman ang paparusahan, eh talagang hulihin na at maaresto na yan sa lalong madaling panahon. At the same time, maliban pa sa immunity, andyan, umiikot ako sa probinsya lagi, galing ako sa Benguet kahapon, at least medyo tumaas na yung presyo na sa yote, nasa 15 na. At saka yung carrots, hindi na binabasura sa bangin, sa Benguet, sa Ifugao. Okay naman, mabuti-buti na naman. Kaya nga lang, ang nakakatakot, bumalik na naman yung panahon na saksakan ng dami ng ani, tinatapon na lamang at nawawala ng pag-asa ang ating mga magsasaka sa pagtatanim ng gulay. Doon ako natakot sa RCEP eh. Isipin nyo, lahat ng uri ng gulay manggagaling sa iba't ibang bansa na pagkamura-mura, ano pa yung tsansa ng ating magsasaka? Ma'am, ito hong pagkakabanggit ng ilang pangalan na umano'y may relasyon sa inyo pong in loss dito po yun! Sa pimpo ng smuggling. Ano ho ang inyong kaisipan at naging reaction dito nung ito'y unang pumutok po sa social media?
Well, una, syempre, na-shock ako, no? Kasi hindi ako makapaniwala. So, ang sabi ko nga, dapat tuloy-tuloy yung investigasyon. Walang kamag-anak, walang kikilingan. Kailangan talaga alamin lahat yan. Kasi yung sira ng ekonomiya natin, lalong-lalo na yung ating mga mambubukid, eh, talagang hindi pwede isaalang-alang sa ganitong kalakaran. I think kung nag-umpisa sila sa mga lumang kaso tungkol sa gulay at bawang, kung saan at that point, involved ako eh. Kasi nadali yung mga co-op ko ng mga yan sa Ilocos Norte. Mm-hmm. Eh, governor ako noon. Eh, talagang alam ko yon. Pero ituloy-tuloy nila hanggang sa present itong mga nangyayari tungkol sa asukal, ang pagmamanipula na Claro sa sibuyas, yung kakulangan at presyo rin ng bawang sa ngayon. Yung iba't ibang kulang, pati ba naman asin kulang, pambihirang buhay to. Klaro na may nagmamanipula, imbestigahan na nila. Kung meron talagang kamag-anak na involved, dapat yun talaga ikasuhan ka agad-agad, mas lalo. Kasi hindi po pwede yung may kinikilingan, may pinoprotektahan, ay wala namang ganun. Kaya yun nga, mas mabuti sa pamilya ko, mabuti para sa lahat, na imbestigahan na lahat yan. Mm-hmm. Yon, we have a missing component. And yan yung investigation. Nasaan na kasi yung investigation? And I would agree with what Senator Aimee has said. Why are you so, again, ulitin ko lang ha, yun yung tanong dyan eh. Why are you fixated on what happened 10 years ago? Eh, paulit-ulit sinasabi ni Senator Aimee eh, pausadin na natin yan. And you know, kaya nga kailangan investigasyon, kailangan ng hearing, kailangan maglabasa ng ebidensya, kailangan makuha yung totoong sagot. That's what a democratic country will do. And that's what we should encourage. So instead of speculating, tulad ng ginawa ni, ni Montulfo, instead of speculating, might as well, but hindi ka why don't you call out the administration and ask them for an investigation? Walang problema dun. Media kay, journalist kay, trabaho nyo yan.